Hello Cancer, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading for Cancer. Kung makaka-resonate ka, kunin mo yung mga advices dahil maaaring makatulong sa'yo to. Pero kung hindi ka makaka-resonate, okay lang. Maybe next time, energy mo naman yung makuha natin. So, pwedeng yung energy mo yung nakukuha ko. So, pag sinabi kong ikaw yung gumawa, tapos hindi naman ikaw, pwedeng energy ng person mo yung nakukuha ko. So, take what resonates. Simulan na natin. So, nakikita ko dito, lumabas sa main energy mo ay ang 2 of Pentacles at Queen of Wands. So, sinasabi dito na binabalanse mo na ngayon ang buhay mo. Meron ka ng, kumbaga nagkaroon ka na ng clarity sa buhay mo. Alam mo na yung gusto mo. Alam mo na yung mga dapat mong gawin. Kaya hindi ka na nagpapaka... kung sabihin na natin nagpapakatanga or nag-hold on sa sitwasyon na alam mo namang hindi na okay para sa'yo. So, I can see your person with the 6 of Pentacles still meron siyang gustong ibigay sa'yo. May gusto siyang sabihin at tinitignan ka pa rin niya. Maraming pa rin siyang gustong i-develop at marami pa rin siyang gustong sabihin sa'yo. With the Hierophant, with the High Priestess, I can see you looking at your person pero hindi ka na ganun. Kumbaga, yung feelings mo sa kanya, matagal mo nang pinatay. Matagal mo nang pinapatay, okay? With the Queen of Pentacles, still your person is holding on. And nangihinayang siya, gusto niyang sabihin, may gusto siya sabihin, pero hindi niya binubuka yung bibig niya. Or maaaring hindi pa niya sinasabi sa'yo. And offer, this is an offer na with the Knight of Pentacles, nakahawak pa rin siya. And meron pa rin talaga siyang malaking feelings sa'yo. Nakatingin pa rin siya sa malayo. With the 5 of Cups, wala na panghihinayang dito eh. Okay? Hindi ka na nanghihinayang kung ano yung nangyari sa inyo. Ng person mo. So with the 8 of Swords, yung person mo may gusto pa rin, yung gusto niyang ilabas sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman niya. Okay? And gusto niyang umalis sa sitwasyon na kung saan siya ngayon. Dahil maraming wala sa kanya or marami siyang hinahanap na wala dun sa sitwasyon niya ngayon. With the new love, concentrated ka sa new love mo. Concentrated ka sa kung wala ka pang new love, may bagong datating sa'yo. And for some of you, concentrated ka sa sarili mo. Sa new love mo, sa sarili mo. Okay, sorry about that. So sabi dito sa romantic feelings, yung person mo as of now, may feelings pa rin siyang pagmamahal pa rin siya sa'yo. Hindi pa rin naaalis yun eh. Focus on love. So yun nga, nakafocus ka sa sarili mo, nakafocus ka sa bagong pagmamahal sa'yo or sa mga nagmamahal sa'yo. Hindi ka na nakafocus sa kanya. Kasi alam mong masasaktan ka lang eh. Simple act of kindness, maaaring gusto kong makita nitong taong to. And this time, magbabago siya kung ano yung mga ginawa niyang hindi maganda sa'yo noon, babaguhin niya. Gusto niya na magpakabait. Yun ang nakikita ko dyan. So, sinasabi dito with the 7 of Swords and 10 of Swords. Tinitignan niya yung mga sakit na, ginawa niya sa'yo noon eh. Yung mga pasakit at saka yung mga ginawa niyang hindi maganda. Tinitignan niya ngayon yun eh. Nakafocus siya doon. And, pero ikaw hindi. Hindi ka na nakatingin doon. Kumbaga, naka-move on ka na or hindi mo na tinitignan yung mga masakit na nangyari sa inyo. And this person I can see now na willing siyang kuhanin ka ulit or willing niyang ma-win back ka ulit. Willing siyang gawin niya lahat ng mga challenges para makuha ka ulit. Pero sarado na yung puso mo, sarado na yung mata mo, sarado na yung isip mo para sa kanya. Dahil parang ginaguard mo na yung sarili mo na sabi mo ayaw mo nang mapunta ulit sa sitwasyon na hindi naman talaga maganda para sa'yo. With the Page of Pentacles, inaalis mo na yung mga mabibigat na memories niyo or yung mga mabibigat na karanasan mo sa kanya. Maaaring itong taong to niloko ka. And ayaw mo nang balikan yun. Okay. Concentrated ka ngayon sa sarili mo. Concentrated ka sa development mo. Maaaring ang marriage for some of you natapos. Maaaring may concern dito ang marriage or kasal. And natapos na itong kasal na ito. Nag-ending. There's ending and new beginning. And ngayon, yung new beginning na yun, sinasabi doon na maaaring may inaaral ka sa sarili mo or may mga ini-improve ka sa sarili mo. Hindi ka na nakatingin dun sa nakaraan mo. With the 9 of Wands, yung person mo gusto niyang i-offer, may gusto siyang i-offer sa'yo eh.
May gusto siyang sabihin sa'yo. Sa ngayon, nakatikom yung bibig niya, pero willing siyang hintayin ka. Ang nakikita ko dito, or hindi pa siya gumagawa ng action. Pero gusto niyang bigay tong offer na to eh. Pinag-iisipan pa lang. Pero ikaw, nakikita ko sa'yo, hindi ka na naghihintay. Kung ano man yung offer na yun, bahala ka sa buhay mo. Nag-move on ako, inaayos ko yung sarili ko. Yun ang nakikita ko dito. With the Seven of Pentacles, yes, yung person mo, hindi ko siya nakikita nag-grow. Kung ano siya dati, yun pa din siya ngayon. With the Four of Pentacles, may tinatago talaga siya. Kung dati may tinatago siya, hanggang ngayon may tinatago pa rin siya. Ayan o. With the High Priestess, the Devil, and the Lovers, gustong balikan ng person mo or gusto kang i-offer ng love ulit or yung pagbabalikan nyo or yung pagmamahalan nyo, ibalik nyo. Pero ikaw, gising na gising ka na. Sorry, niloko mo ko. Sorry, hindi na ako masaya. Sorry, sinaktan mo lang ako. So ngayon, this time, gising ka na. Ayaw mo na. And siya naman, in return, nagigising na rin siya sa katotohanan. At yung feelings, nagigising na rin siya. Kung ano yung pakaramdam ng wala ka. With the Moon, maaaring tong person mo hindi makatulog, hindi maka-concentrate kakaisip sa'yo. Kasi magkalayo na kayo eh. And may humahad lang. Pwedeng binlock mo siya or may bumabalakid na. May nakahad lang na eh. Pero matagal, gustong-gusto ko pa rin makita nitong person mo. Gustong-gusto niya masabi sa'yo yung mga words na sana balikan mo ko, ganyan. Six of Wands and Eight of Wands. Someone here is improving or moving. Let's see. Let's read the Six of Wands and Eight of Wands. I can see new relationship coming or new person. Or kung wala pa, kung wala ka pang karelasyon, there's someone here na medyo magiging magkakamabutihan kayo, itong taong to. Kung hindi pa siya dumadating, may dadating na bagong tao sa'yo. And siya na yung magiging next mo with the Lovers. For some of you, talaga nag-i-improve. And with the Eight of Wands, this could be forever. So pwedeng siya na yung magiging kasama mo for the rest of your life. Oh, tingnan mo yung person mo. Still, your person is holding on. Pero ikaw hindi, masaya ka na eh. For some of you na hindi pa masaya, nasa stage ka na, nag-i-improve ka pa lang sa sarili mo, and unti-unti mong kinakalimutan, mapupunta ka dun sa stage na magiging masaya ka completely. And parang binibitawan mo na tong person mo. Binibitawan mo na kung ano yung mga nakaraan niyo. With the Five of Swords, yung person mo isip pa rin ang isip. Hindi siya makalis dun sa sitwasyon or sa katangahang ginawa niya. Gusto niya sumugod sa'yo, pero talagang may bumabalakid o may pumipigil na para sumugod siya. Hindi niya ginagawa yon dahil maaaring may pumipigil sa kanya. May times yung person mo nagiinom, naglalasing. Nasasaktan yung person mo ngayon. Nasasaktan siya ngayon. Yun yung nakikita ko dito. Pagka I can feel someone here na pag hinawakan mo, I can feel your person being stressed or naha-high blood siya ngayon. Pag hinawakan siya ng ibang tao or may humawak sa kanya or may, basta something na nakapag-trigger sa kanya. Bigla-bigla na lang siyang masasaktan. Or pag may memories kayo, bigla niya naalala, bigla siya magkukulong. And iiyak siya. Hindi siya makamove on eh. Hindi siya makamove on. In person mo. Pero nakikita ko dito, siya may kasalanan eh. Kung bakit nangyari to. With the Chariot. And the Nine of Swords. And the Tower. Hindi makagawa ng movement yung person mo. The Nine of Swords.
gusto niyang gumawa ng movement, gusto niyang pumunta sa iyo, pero alam niyang masasaktan lang siya. And with the Tower, hindi talaga siya maka-move on. Tower in reverse, hindi siya maka-move on, hindi siya makaalis sa sitwasyon. Okay. With the Knight of Wands, kailangan may mag-travel or gusto niya mag-travel papunta sa iyo or gusto niyang umalis para lang makalayo for some of you. Kung nandun na siya sa stage na talagang alam niyang wala ng chance or hindi siya makabalik talaga sa iyo, gusto niya mag-travel or lumayo. With the Judgment, gusto niya ialis yung sarili niya sa sitwasyon or gusto niyang makalimutan niya na or ialis na lang kung talagang wala na talaga. Kasi as of now, nakikita ko, you're looking at the reality. Pero gusto niyang ialok sa'yo tong mga imposibleng bagay. Imposible kasi hindi ka na willing tanggapin. Alam mo, parang lokohan lang ulit ang mangyayari. Kaya hindi ka na willing tanggapin kung ano yon. Sorry, nakatingin ako sa realidad. Alam ko na yung mga ginawa mo sa akin. Ayoko na maulit-ulit. Ayun, nakikita ko dito. So, punta na tayo dito, Cancer, sa iyong guidance card. For Cancer, please. One more card. I mean, two more cards. I need two more cards for Cancer, please. Medyo out of memory ako. I-pause ko muna. Okay, I'm back. So, ito yung mga lumabas na cards. Love endures. Love does not give or up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. So, hindi siya nag-give up talaga. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Nagiging hopeful pa rin siya na one day babalik ka. One day babalik ka sa kanya. We'd have patience. Habaan mo lang yung pasensya mo or mag-wait ka lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Yun ang sinasabi sa'yo dito. Express love through gifts. So, meron nga siyang gustong ibigay sa'yo. May gusto siyang sabihin. Parang may gusto siya talaga ibigay. Peace offering. Parang ganun. And this could be the one. So, kung may bago kang kilala ngayon, for some of you na nakikilala na, this could be the one. Kung may bagong person ngayon na nagpaparamdam sa'yo. Yun yung sinasabi dito. You deserve love. Deserve mo yung pagmamahal eh. You deserve sa'yo, deserve na mahalin ka. Deserve mo yung pagmamahal. Huwag ka matakot. Kung for some of you na natatakot magmahal ulit dahil baka masaktan ulit, huwag ka matakot. Deserve mo mamahalin ka. Nang mahalin ka. I'm sorry. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Mahalin mo muna yung sarili mo. Yung mga kailangan mo pang improve sa sarili mo, improve mo muna. Dahil yung person mo, I mean yung person mo na bago ngayon, na dadating sa'yo, mas lalo niya makikita yung kagandahan mo the more na minamahal mo yung sarili mo. So that's it for now, Cancer. Thank you for watching. I hope nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. And maraming salamat po.